Welcome back dito sa channel natin. Muli tayo nagbabalik dito sa Manila Zoo. Ano na nga bang nangyari dito sa bagong Manila Zoo after almost 2 years? Balikan natin at titingnan natin ang sitwasyon dito sa New Manila Zoo. Anong mga pagbabago ang meron dito sa loob? Meron kayong mga bagong animals na dumating na? Tara, samahan niyo ako at balikan natin ang New Manila Zoo. Dito sa harap, makikita natin ang statue ng isang elephant. Kung hindi ako nagkakamali, ito siguro ay tribute sa nag-iisang elepante dito sa ating bansa, si Mali, na makikita din dito sa loob ng zoo. Bago tayo pumasok sa loob, dito muna tayo sa kabilang side. Andito na tayo sa pinaka-entrance na papasok sa Manila Zoo. Ganun pa rin, wala pa rin nagbago sa presyo ng entrance fee. 150 ang entrance para sa mga bata. 100 pesos naman para sa mga estudyante ng Maynila. 200 pesos kung ikaw ay residente ng Maynila. At 300 pesos naman ang entrance fee kung ikaw ay hindi taga Maynila. So ayan guys, nandito na tayo sa loob ng Manila Zoo. Pagpasok mo pa lang dito sa kanan, unang makikita ang bagong enclosure ni Mali, ang nag-iisang elepante dito sa ating bansa. So ayan guys, buti na lang natsyempohan natin itong si Mali na nandito sa labas pero mukhang mahihain ito at ayaw humarap dito sa mga tao. Ayan, at makikita naman natin na pabalik na siya doon sa kanyang enclosure. Dito naman sa kabilang side, bukas na rin ang souvenir shop kung saan makakabili ka ng iba't ibang mga souvenirs dito sa Manila Zoo, katulad ng mga t-shirts, stuffed toys at marami pang iba. Maganda na at malawak ang bagong enclosure ni Mali. Pero nag-iisa pa rin siya dito sa kanyang enclosure. Si Mali nga pala ay mula pa sa bansang Sri Lanka, na ibinigay na regalo ng Sri Lanka para sa ating bansa. At hanggang ngayon, nag-iisa pa rin si Mali dito. Kaya naman minsan na rin nabansagan si Mali na the loneliest elephant in the world. Isa pa sa mapapansin nyo dito, ang hindi pantay na disenyo ng hagdan. Bakit hindi na lang kasi ginawang normal ang design ng hagdan dito? Mahihirapan tuloy umakyat dito ang mga bata at mga senior citizens. Anyway, nakasulat dito, elephant and hippopotamus. Tingnan nga natin kung meron na bang hippopotamus dito. Sa ngayon, wala tayong nakita na hippopotamus o hippo dito sa kabilang side ng enclosure. Mga giant tortoise yung nakita natin dito. Ang sabi kasi noon, nung opening ng Manila Zoo, darating pa daw yung ibang mga hayop na galing pa sa iba't ibang mga bansa. Pero almost 2 years na at wala pa rin tayong nakita dito na hippopotamus. May mga bench na rin pala dito kung saan pwedeng umupo at magpahinga yung mga napapagod na sa kakalakad dito sa Manila Zoo. Napakalawak din kasi ng area nito. Andito na tayo sa mga enclosure ng mga apex predators. Una nating pupuntahan ang mga tigers. Sa ngayon, dalawang tiger ang makikita natin dito. Isang white tiger at isang Siberian tiger.
Parehas na natutulog yung mga tiger na nandito sa loob. Parang hindi comfortable yung grass na hinihiga nila. Dito sa kabila, meron pang isang tiger. Ang alam ko, dalawa yung tiger dito. Nasaan kayong isa? Baka yun yung nakita natin kanina, nilipat doon sa kabilang enclosure. Dito naman tayo sa savanna area kung saan makikita natin ang iba pang mga animals dito sa Manila Zoo. Unang makikita natin dito ang Philippine deer, isang endemic species at endangered na rin dito sa ating bansa. Pero zebra yung una nating nakita dito. Dito sa kabila ang Philippine deer. Kasama rin nila dito sa enclosure ang ostrich. May nakasulat pa dito na giraffe pero wala tayong nakita na giraffe dito sa enclosure. Andito pa pala yung ibang mga Philippine deer. So ayan guys, at medyo kulang pa rin talaga yung mga animals katulad ng giraffe, hippopotamus, hyena, rhinoceros at marami pang iba. Halos 2 taon na mula nang binuksan ang Manila Zoo. Sana dumating na yung mga animals na yan na magmumula pa daw sa ibang bansa. Dito naman tayo sa pinaka main attraction dito sa Manila Zoo, ang mga African lions. Dalawa yung African lions na nandito, isang male at isang female. Sana yung mga tigers at mga lions dito magkaroon ng mga anak at nang dumami pa sila dito sa Manila Zoo.
Nasa likod naman ng Manila Zoo ang bagong ospital ng Maynila. Mas maganda na at mas moderno ang bagong ospital ng Maynila. Dito naman sa kabila, ang enclosure ng iba't ibang mga endemic birds makikita dito sa ating bansa. So ayan guys, hindi na natin isa-isahin pa yan dahil napakarami ng mga bird species na makikita dito sa loob. Meron pa dito mga snakes, reptiles, monkeys at iba pa. Pati yung enclosure ng mga crocodile na hindi na rin natin mapupuntahan. Dito na tayo pumunta sa man-made lagoon. So ayan guys, makikita nyo naman walang masyadong tao ngayon dito sa Manila Zoo. Malawak din itong artificial pond at lagoon na meron pa mga water fountains. Nasa kabila naman yung mga food stalls na nagbibenta ng iba't ibang mga pagkain. So hindi kayo magugutom kapag pumunta kayo dito sa Manila Zoo. Nasa gitna naman ng lagoon ang isang man-made bridge. Dito ka pwedeng dumaan patawid sa kabilang side ng lagoon. So ayan guys, marami dito mga food choices na pagpipilian. Meron ding mga seating areas. Dito pa pala sa kabila, mas marami pa ang mga food stalls. Isa sa mga attraction dito sa Bagong Manila Zoo, ang Dancing Fountain. Meron niyang music and lights na binubuksan tuwing gabi. Dito naman sa area na ito ang Botanical Garden. Malawak pa yung area ng Manila Zoo at hindi pa natin ito naiikot. Doon sa kabila marami pang mga attractions na pwede niyong puntahan, katulad ng Butterfly Farm. Dito pa sa kabila meron pa mga food stalls at meron na mga coffee shop. So ayan guys, mas marami na palang pwedeng pagpilian dito na mga coffee shop. May tables at sitting areas na rin. Sobrang lakas pala ng water pressure dito sa Dancing Fountain. Mas maganda ito sa gabi dahil meron niyang ilaw at music. Anong masasabi nyo sa malaking pagbabago dito sa Manila Zoo? Abangan nyo na lang ang part 2 ng videong ito. Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.